Matapos na mayagpag si Pitalkurin sa bansang Australia, ay dumayo na naman ito at nagtungo papuntang China. Doon mga bay, sa labang inorganisa ng Top Rank, ay challenger ang ating kababayan para sa WBA Interim World Light Fly Title. Sa mga panahon ding ito mga bay, ay kasalukuyang pinopromote ni Manny Pacquiao at Chris Algieri ang kanilang parating na laban sa Venetian Resort Macau. Noong August 26, 2014, ay makakalaban ng ating kababayan ang Panama champion na si Walter Telo. Ito ay may kartadang 20 wins with 8 knockouts na may 7 talo. Habang si Randy Pitalkurin naman ay may kasalukuyang kartada na 21 wins with 16 knockouts na may 1 talo at 1 draw. Isang kaliwete at classy fighter ang ating kababayan mga bay. Mahilig din itong gumalaw ng side to side, kagaya ni Manny Pacquiao. Pero mas gugustuhin ito ang mag-counter punch sa kalaban, kagaya ng estilo na ginagawa ni Jerry Peñalosa. Sa labang inorganisa ng Top Rank ay hindi mawawala si Bob Arum. At sa nakaraang round nga mga bay ay maganda ang ipinakita ni Pitalkurin. Gayon din itong Panama champion na gumawa rin ng paraan para hindi mapag-iwanan sa galaw ng Binoy. Dito nga sa pangalawang round ay naging tricky ang laban nila at hindi na basta-basta sumusugod ang kampiyon para makaiwas sa counterpunch ng Pinoy. Maganda ang head movement ng kampiyon na si Walter. Kaya lang, walang binabakanting oras si Pitalkurin at panay nga ang jabs ng ating kababayan habang naghihintay ng tiyempo para makagawa ng kombinasyon. Nangangalahati na tayo sa nakatakdang laban mga bay at dito ngay nakipagbasagan na itong kalaban at hindi na nga ito umaatras sa tuwing natatamaan ng suntok taliwas sa mga ginagawa nito sa nakaraang rounds. Sa pagpasok ng panglimang rounds ay pilit ulitin ng kalaban ang estilong ginawa nito sa round 4. Subalit ito'y hindi naging epektibo kay Pitalkurin
at mas nangingibabaw ang counter-punching skill ng ating kababayan. Dito nga sa pang-anim na round mga bay, ay iniba ng Pinoy ang punteriya nito sa pag-atake. Dahil sa hindi pa rin mapuruhan sa mukha ang kalaban, ay sa bodega na ngayon nakatuon si Pitalcurin. Sa round nga na ito mga bay, ay inakala ni Walter na sa bodega pa rin aatake ang Pinoy, kaya hindi nito masyadong nadepensahan ang kanyang panga. At sa isang malalim na uppercut ay walang nagawa ang kalabang kampiyon, kundi ang manginig matapos matikman ang kamao ni Pitalcurin. Tumagal pa ng isa't kalahating minuto bago tanghaling bagong kampiyon sa interim World Light Flight title si Randy Pitalcurin matapos ngang umayaw na ang kalaban. Sa ganda ng ipinakitang laban ng Pinoy mga bay, ay hindi nagpahuli ang China at inilabas rin ito ang kanilang pambato para subukan ang kakayahan ng ating kababayan. 7 buwan nga ang makalipas, noong April 24, 2015 ay dumayo pa sa Beijing, China si Randy Pitalcurin para pagbigyan ang naghahamon na China sa labang gaganapin sa hometown ng kalaban. Sa mga ganitong setup mga bay, ay kinakailangang patumbahin ng Pinoy ang kalaban para makuha ang malinis na panalo. At ganoon nga ang ginawa ni Pitalcurin. Sa unang round pa lang ay ginamit na agad nito ang kanyang bilis sa pag-atake at dito nga'y hindi makuha ng China na makapagbitaw ng suntok. Kalaunan nga mga bay ay bumagsak ang China. Oh, iyo! Kita开始读秒了，有点站不稳，哎，稍微的缓一缓，稍微缓一缓。对方实力很强，哎呦，又被打到。对方的出拳速度非常快啊，来自于菲律宾的佩塔克林，在此之前是22胜1负1平17次KO对手，今年24岁，身高1米60，臂展162公分。 处于劣势，现在非常不妙，他应该想办法搂抱对手来缓解一下现在受到创伤。对，另外先平稳的过渡，第一回合再说，不要再对冲了，有点站不稳，要小心，要小心，哇，又被打到。 At hindi na nga umabot sa 2 minuto at matagumpay na nadepensahan ng Pinoy ang kanyang kampiyonato. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.